Morning, Tito Jeff, at sa ating mga tagapakinig dito sa Teleradyo. Patuloy natin minomonitor itong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. At kaninang alas 3 ng umaga, huli itong namataan sa layong 295 kilometers silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Malit pa rin yung chance na nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo. Ngunit hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng development ng nasabing low pressure area sa isang bagyo sa mga susunod na araw. Ang LPA na ito ay magdadala ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, ito namang shear line o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang siya magdadala ng mga kaulapan at kalat-kalat na thunderstorm sa bahagi naman ng Bicol Region at buong Kabisayaan. Kaya sa mga nabanggit na lugar, patuloy tayong maging alerto at patuloy na maghanda sa mga banta ng biglang pagbaha or pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang mga pag-ulan na mararanasan. Samantala, dahil naman sa patuloy na epekto ng northeast monsoon o hangin amihan, asahan na rin natin itong mga kaulapan at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa bahagi naman ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Marinduque at Oriental Mindoro. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon ay mas maaliwalas na panahon na ating mararanasan. Kung may mga pag-ulan man tayong aasahan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Ang kwat ng temperatura dito sa Metro Manila ngayong araw maglalaro mula 22 to 30 degrees Celsius, 14 to 21 Baguio City at 12 Dan Wilhelmine nag-uulat. Dito Dan, tanong ko lang yung Northern Samar ulit dahil nga sila yung isa sa mga pinaka naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Anong aasahan ng mga taga Northern Samar? Pinasan po natin dahil sa patuloy na epekto or pinagsamang epekto nito LPA at shear line. Buong Visayas po, at least for the next 2 to 3 days, magpapatuloy itong mga pag-ulan na kanilang mararanasan kasi inaasahan natin sa mga susunod na araw, posibleng mas lumapit pa ng kalupaan natin itong low pressure area kaya sana rin magpapatuloy itong mga pag-ulan at mananatiling mataas yung chance ng mga flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Ingat-ingat po sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Dan Villamil, mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Maraming salamat po. Magandang umaga.